Bismillahirrahmanirrahim. Ano nga ba ang tamang pamamaraan ng pagdarasal ng isang may sakit? Ang unang dapat natin malaman ay ang relihiyong Islam ay napakagandang relihiyon at ito po ay napakaluwag na relihiyon. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran, Fattakullaha mastata'tum. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. At sinabi rin ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'alal jamb aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sinabi ng propeta na ikaw ay magsagawa ng salah na ikaw ay nakatayo at kung hindi mo kaya ay ikaw ay umupo at kung hindi mo kaya pati ang pag-upo ay ikaw ay magsala ng nakahiga nang ikaw ay nakatagilid. Yan ang itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pamamaraan ng pagdarasal sa mga taong hindi nila kayang magsagawa ng normal na pagdarasal. Ang unang pamamaraan ng pagdasal kapag hindi natin kaya na tayo ay tumayo ay ang tayo ay nakaupo. Ganito po ang tamang pamamaraan. Allahu Akbar. Pagkatapos po ng Suratul Fatiha at yung sura, tayo po ay yuyuko o magroroko. Allahu Akbar. Ibababa po natin ang ating ulo ng kakaunti. Sami Allahu liman hamida. At kapag naman tayo ay magsasagawa ng sujud ay mas ibababa po natin ang ating ulo. Allahu Akbar. At pagkatapos ay tayo ay uupo. Allahu Akbar. At magsujud muli. Allahu Akbar. At babalik muli. Allahu Akbar. Yan po ang pamamaraan ng pagdarasal kapag tayo ay nakaupo. Ngunit kapag hindi natin kaya na tayo ay magdasal na nakaupo, ay tayo ay magdasal na nakahiga. Ngunit tayo ay dapat na nakahiga ng tagilid. Kung ito yung unan, ay dito tayo. At nakaharap tayo sa tinatawag na kibla. Ngayon ay tayo ay nakahiga. Ito yung unan. Ganito. Allahu Akbar. Tapos, kapag tayo ay magyuyuko, ay gagalaw lang natin ng konti ang ating ulo. Ito yung higaan at ito yung unan. Halimbawa, tayo nakatagilid. Allahu Akbar. Kung hindi natin kayang igalaw ang ating ulo, ay wala pong masama doon. Huwag nating igalaw kahit na magsala tayo na sa ating puso. Tapos ay sami Allahu liman hamida. Tapos yung itinatawag na pagpatira pa, na ito ay sa pamamagitan ng puso ng tao. Kung hindi kayang igalaw ang ulo ng tao sa kanyang pagyuko at pagpapatira pa. Ngunit yung pangalawa po ay yung tinatawag na tayo ay nakatagilid. Ibig sabihin ito po yung unan at dito yung higaan, tayo ay nakatagilid. Kung hindi po natin kaya na tayo ay magdasal na nakatagilid, ay tayo po ay humiga. Ganito po ang halimbawa niya. Tayo ay magdarasal na nakahiga. Allahu Akbar. At kung kaya natin, kapag tayo ay yuyuko o magsasagawa ng ruko, na tayo ay igalaw natin ang ating ulo ng kaunti, ay gawin natin. Halimbawa nito, Allahu Akbar. Ito yung kaya natin. Kung hindi natin kaya, ay kahit na magsagawa tayo ng sala na hindi natin ginagalaw ang ating ulo sa pamagitan ito ng ating puso, ng ating intensyon. Allahu Akbar. Tapos tayo ay magyuko. Allahu Akbar. Tapos tataas tayo. Sami Allahu liman hamida. Tapos Allahu Akbar. At yan yung pamamaraan ng pagdarasal ng may sakit. At ang patukol naman sa pagtipon ng sala ng may sakit, kung ito ay kinakailangan, ay pinapahintulutan sa kanya. Ipunin niya ang dalawang sala sa isang oras, ang duhur at saka yung asar, at saka maghrib at saka ang salatul isya, na ipunin niya pero hindi niya papaiksihin ang salang ito. Ibig sabihin ay apat na rakahat na duhur at apat na rak'ah na asar. At ganun din ang maghrib, tatlo, at ganun din ang isya na apat. Hindi niya babaguhin. Ngunit iipunin lang niya sa isang oras. Yan po ay pinapahintulutan kapag kinakailangan. Maliban lamang kung ang isang may sakit ay naglalakbay, ay pwede niyang itong ipunin at paiksihin. Yan po ang pagpapaliwanag natin patungkol sa pagdarasal ng isang may sakit. At sana po nakapulot tayo ng aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.